Maling tindahan pala ang nilooban ng Alvin Flores Gang nang pasukin nila ang Gimbel 5 sa Makati noong Oktubre 18. Ito ang eksklusibong isiniwalat sa ABS-CBN News ng isa sa mga miyembro ng kilabot na grupo na nahuli ng NBI sa isang enkwentro sa Cebu. Namatay sa enkwentro ang apat pang miyembro ng grupo, kabilang po ang leader na si Alvin Flores. Ang mga revelasyon ng suspect exclusive sa pagpapatrol ni Maan Makapagal. Target talaga ng Alvin Flores Gang ang Patek Philippe, isa ring mamahaling tindahan ng mga relo. Ayon sa nahuling suspect na si Rene Batiencela, nagkamali ng pasok ng tindahan ang pointer nila. Pag pasok namin, sabi ni Alvin, yun na pasok, hindi pumasok na rin ako. Akala ko yun ang Philippe Patek eh, hindi pala. Si Rene ang may sukbit ng pulang tennis bag nang pumasok sila sa Rolex store. Siya rin ang bumasag ng salamin sa mga istante ng mga relo. Na magkaputukan, siya ang may hawak ng 45. Si Alvin Flores ang naging lookout sa labas ng Rolex at nakipagbarilan din sa dalawang pulis. Panisigaw si Alvin, labas, di mo kami lumabas. Di, umalis si Alvin, iwan na kami. Akala niya siguro, mapatay na kami. Mabilis daw na dispatcha ang relo pagdating nila sa safe house sa Bulacan. Binigyan lang siya ng 15,000 pesos. Pagdating sa safe house, di nagbihis na kami. Pinagtatago na yung mga gamit. Tapos, sabi ni Alvin sa kanya Joseph, dito muna kayo, antayin muna kami kasi ibinda namin yung relo. Mga isang oras na si Roman, dumating sila. Pagkatapos ng Greenbelt 5 robbery, nagpalamig ang grupo hanggang makarating sa Cebu. Doon sila natunto ng NBI. Pag sigaw ni Tulig Mam na kalaban daw, dumiretso na ako, tumakbo na ako puntang dagat eh. Wala man ako talagang balak na lumaban kasi ang alam ko naman sa kanila, di sila pa uli ng buhay. Bago pa lang si Rene sa grupo, tatlong operasyon pa lang ang nasamahan niya. Hindi raw basta-basta nakakausap si Alvin, lalo sa mga masiselang impormasyon. Dapat dumaan sa kanang kamay na si Richie Hihapon alias Dodong. Ang gusto ko sana mangyari naman, makakuha lang ako ng punan, alis din ako sa kanila. Ang patakaran naman taga sa grupo mam, pag makasama ka na, di ka na pwede umalis, patayin pumilya mo. Nagsisisi ngayon si Rene, lalo't maliliit pa ang kanyang mga anak. Masobrang pagsisisi ko. Na pati tuloy pamilya ko na tuloy, damit. Sa pagkakaalam ni Rene, apat pa sa 11 miyembro ng grupo ang nagtatago pa. Natatakot siya na baka gantihan ang pamilya dahil sa pakikipagtulungan niya sa otoridad. Kahapon sinampahan na ng kasong robbery with homicide si Rene Batiencela. Pinag-aaralan naman ng otoridad kung posible rin siyang gawing state witness. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino.